Is it Supremus? Yeah! I hear you guys are the most people, but not that loud. Invictus, can you beat that? Oh. How about the Kings? You guys need the drums too. Okay, hi. So I just want to speak here to share the story of Angkas with you. I'm curious how many of you have heard of Angkas. Yes! Oh, thank you so much! This is the reason why motorcycle riding is deemed to be unsafe. So the numbers that the government likes to throw at us is 53% of all road accidents involve a motorcycle. Right? But when I looked at the way motorcycles are being used, that's the reason why we have these kind of statistics. Because a motorcycle itself is not inherently unsafe. It's the way we choose to ride and use a motorcycle that makes it unsafe, right? So we went on, right? I spoke to more people. So SWS, the Manufacturers Association, LTO. And what we found was there's actually 5 million registered motorcycles in this country and only 1.5 million cars, 50% of which are inside Metro Manila, right? So which is why you think Metro Manila is full of cars, and that's true. But if you go outside of Metro Manila, 750,000 cars are spread across 7,100 islands. Let's combine up the previous slides. What problem do you have? Right? If you're poor, you're uneducated, you have no access to education on how to ride a motorcycle, let alone even know that you need to learn how to ride a motorcycle. Right? I just came from a 16-day, 128-hour course on how to ride a motorcycle, and it's not easy to ride it well, right? And so this is a big problem, right? We're putting out 2 million new bikes on the roads every year, and they do not have safety training. They don't have any idea how to ride a bike properly, right? So when you see all these bikes on the roads weaving, cutting lanes, and it's really annoying you, it's because they don't know any better. We're also, you know, helping to support this cause to bring it to the light, to let government say, hey, we have to pay attention to this, right? So at this point, despite finding all the support, nothing was happening. Knocked on random congressmen's doors when we were there just to talk to anyone who would listen to us. Really, it was exhausting, right? And we were about to give up until I met this guy who inspired me to, and reminded me of the people that we were really doing this for. No volume. Emmanuel Isaac Franz po, isang taon na po ng Angkas Biker. Nung lumalaki po ako, mahirap din po yung naging buhay namin dahil kalawang pamilya po kami. Yung tatay ko, paminsan-minsan lang po pupunta sa amin. Pero sinusuportahan naman po niya kami. Nakita ko na po yung hirap dati. Kaya ngayon, yung mga anak ko, pinupursige ko sila. Nag-apply ako sa kanila. Unang punta ko sa kanila, bagsak po ako. Dahil sa sobrang taas ng standard nila eh. Mga isang buwan, bago ulit bumalik. Kalawang punta ko yun, pumasa na po ako. Nung nag-umpisa po ako kasakas, yung unang week ko, hindi pa ako kumikita ng 1K pataas. Pero nung nasasanay na po ako, tanghali lang po, kumikita po ako ng 1-2, 1-3. Pag binubuo ko yung araw niya, lumalagpas po ako ng 2K hanggang gabi, mula 4 AM hanggang 10 PM ng gabi. Naging paganda na rin yung takbo ng buhay namin hanggang okay naman kita, malaki naman. Nag-decide na ako na patigilin si Mrs. para makafocus doon sa mga bata. Kaya lang ito naman, parang nung pinag-stop ko naman siya, pinag-stop din kami ng operation. Kaya doon ako kami bumagsak ng husto. Nag-stop operation po si Angkas. Parang bumagsak sa akin yung langit na paano na kaya itong ilan itong bata, may nag-aaral pa. Abang tumatagal itong isa naming anak, hindi na nakakapasok. Wala na akong maibaon eh. Wala na maibili ng project. Kaya hindi na ako nakapasok. Halos maiyak ako ng unity ride nang sinabi na hindi kami pinapayagan na mag-operate ulit. Nung panahon na yun, buntis si Mrs. Kahit pagkain, wala akong maibili. Pag nakakakita ako ng may naglalakad sa Facebook, nakakaisip na ako ng hindi maganda. May nakikita akong parang pila ng mga motor. Pumupunta ako doon, nakikipila ako, para paano kumita ka. Hanggang naging ganun na lang yung boy namin. Sa habal-habal, yung wala pang insurance yan.
Hanggang unti-unti po, marami na ako nakakilala mga taga-angkas community. Isa na po yung presidente namin. Parang hinimok niya ako na huwag ka susuko kasi kung ano po papasok sa isip ko eh. Nung pinayagan na po yung angkas, pinayagan na kami magsakay ng mga pasel. Ito, gumanda na po yung ulit yung kita namin. Itong nakaralan, gumiyay ulit ako. Kumikita na ulit ako ng katulad dati. Ganda na po ulit. Napakalaki po na itulong kong pagkabalik. Sa akin, ma-maintain na ulit namin yung litong buhay. Hindi na ako naguguto, hindi na nangangapa kung saan ka matutulog. Magmula pagkabata, naranasan ko yung hirap eh. Kaya ngayon, ayoko nang mangyari din sa mga susunod pa. Ayoko nang mangyari sa kanila yung naranasan ko dati. The state of the Metro Manila transport system is dying in the country right now. People are suffering. We are here to give jobs to millions of Filipinos. Right now, they are regarded by our laws as illegal, and this is not right. People are losing business opportunities. They are losing about 3.5 billion daily in lost opportunities. There are 40 million riders in the entire country. All of them depend on motorcycles for their livelihood. 14 million bikers are riding on a daily basis. At ang kasi lang ang isa sa bawat araw, it's 28 million. Isn't that mass transportation? They continue to close their eyes, they continue to ignore over and over and over again. Nakikita naman po natin ang pila ng MRT, napakahaba. Nakikita po natin yung P2P buses, hindi po sufisyente. Yung TNBS, kulang-kulang. Tayo ang solusyon dito po sa ating kahirapan. You guys are one of the most trained motorcycle riders in the country. You guys have gone through safety training, certification, may insurance. Sa kinisip din mo ipagpalan ang bangin ng Tomas na ito. Tinutulungan na natin sila mag-isip. Ito na nga. Ipayo, magawa. Libo-libo na nais iangat ang kanilang buhay. Dapat po payagan at si Winnie Castelo po ang mangunguna upang iparating sa sambayanan at sa pamahalan ang karahingan ng tao at ang solusyon na may bibigay po ninyo. We are riding for regulation! Kasihan ng kaligtasan ay wala sa uri ng sasakyan. Tama! Tama! Dahil ang basahan ng uri ng kaligtasan ay nasa gumagamit ng sasakyan. At sino yun? Kayo yun! Tayo yun! At dyan eksperto si Angas sa pagtuturo ng ligtas na pababalakad at sakay sa motorsiklo. Doon kami eksperto at yun ang aming hatikahin. I-train at i-qualify ang 14 million bikers dito sa Pilipinas. At hindi kami titigil hanggat hindi namin nagagawa yun. Big bad news last week for motorcycle ride-hailing firm Angkas and its clients. The Supreme Court issued a temporary restraining order on the writ of preliminary injunction issued by a Mandaluyong court. Kailan ba tayo makakaraos? Kumapit ka lang magtiwala ka. Magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kumapit ka lang magtiwala ka. Magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Hindi kami kriminal, bakit ginaganito? Gusto lang namin ng buhay maayos at matino. Simula nang mag-angkas, hirap ng buhay na lutas. At sigaw ng karamihan, save Angkas! Maraming naapektuhan, pare-parehong nahirapan. Pilipino, tayo-tayo magtulungan. Imbis na pinipigil ang traffic ay solusyonan. Angkas ang tutugon sa hinaing ng karamihan.
traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kung mapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kung mapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Bakit ka kailangan napigilan pa? Wala naman kaming ginagawa na masama. Hindi naman krimen pag tulong sa kapwa. Ang kasasolusyon sa atin makakaginawa. Akala namin nung una ay tuloy-tuloy na, ngunit bakit biglang nagbago ang inyong mga pasya? Marami ang mga nahirapan at naapektuhan, mga kailangan ng trabaho, napakadaming nawalan. Ang buhay ay gumaan nung nagkaroon ng angkas, ngunit ito ay bumigat nung pinagbawal sa batas. Sama-samang ipaglaban ang ating karapatan na hindi kami kriminal at mga salot sa daan. Angkas! Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kung mapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Angkas! Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kung mapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Respeto sa taas ay siguro panahon na para umarap naman tayo sa kanila. Iparamdam naman natin kung ano ang pakiramdam ng kumakalamang sigmura. Ano ang pakiramdam na walang maibigay sa pamilya? Matagal na panahon tayong lugmok, nananatili ang tatsulok. Pinas, same angkas. Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Tumapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kumapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kumapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Traffic na hindi matapos-tapos. Kailan ba tayo makakaraos? Kumapit ka lang magtiwala ka, magaan lagi ang buhay pag nagangkas ka. Bakit na kailangan napigilan pa? Wala naman kaming ginagawa na masama. Hindi naman krimen pagtulong sa kapwa. Ang kasasolusyon sa atin makakaginawa. Sama-samang ipaglaban ang ating karapatan na hindi kami kriminal at mga salot sa daan. Sama-samang ipaglaban ang ating karapatan na hindi kami kriminal at mga salot sa daan. Angkas! Rolling of all of these efforts.
few supporters here. I'm sure some of you have signed our petition. Three, six, basically one, four. Yeah, that was very amazing.